12 nakakatuwang katotohanan tungkol sa napakagandang guinea pig. Isa, hindi sila nanggaling sa Guinea. Sa katunayan, ang mga guinea pig ay nagmula sa rehiyon ng Andes ng South America. Ang Guinea, sa kanilang pangalan ay medyo misteryoso. Ang isang teorya ay ang mga ito ay unang dinala sa Europa ng mga Espanyol na explorer noong 1500 sa pamamagitan ng Guinea sa Africa, kaya inakala ng mga tao na doon sila nanggaling, o maaaring ito ay isang katiwalian ng Guyana, isang lugar sa South America. 2. Wala naman silang kamag-anak na baboy. Kahit na ang mga lalaking guinea pig ay tinatawag na boars at ang mga babae ay tinatawag na sows, sila ay mga daga. Ang kanilang siyentipikong pangalan ay Cavia porcellis, kaya naman kung minsan ay tinatawag silang cavies. Ang salitang porcellis ay Latin para sa maliit na baboy. Maaaring naganap ang pangalang ito dahil sa mga ingay na parang baboy na tumitili. 3. Hindi sila nakakasama sa mga kuneho. Ito ay isang tanyag na alamat na maaari mong masayang panatilihing magkasama ang mga guinea pig at kuneho. Hindi lamang aapi ang mga kuneho sa mga guinea pig, mayroon silang ibang mga pangangailangan. Ang mga kuneho ay maaari ding magdala ng mga sakit na maaaring maging lubhang mapanganib sa mga guinea pig. 4. Mahilig silang makipag-chat sa isa't isa. Habang tinatamasa nila ang pagmamahal ng tao, ang mga guinea pig ay kailangang kasama ng iba sa kanilang sariling uri at dapat palaging itago sa mga pares o maliliit na grupo. Nakikipag-usap sila gamit ang ilang ingay, kabilang ang kilalang wikwik, na tawag tanda ng penanabik o paghahanap ng kaibigan at mahinang perang, na tunog, na ginagawa nila kapag kontento na sila at nilalamig. Naglalabas din sila ng serye ng maiikling pot-pot na ingay kapag nag-e-explore sila. 5. They scent mark their stuff. Ang mga guinea pig ay nagpapabango sa pamamagitan ng paghagod ng kanilang baba o pisngi sa mga bagay, na tumutulong na panatilihing pamilyar at nakakapanatag ang kanilang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang tiyaking ililipat mo ang ilan sa mga lumang kumot pabalik sa kanilang tirahan kapag naglilinis. Kinaladkad din nila ang kanilang mga ilalim sa lupa upang mag-iwan ng mga pagtatago ng pabango bilang mga mensahe, na naiintindihan lamang ng ibang mga guinea pig. 6. Natutulog lamang sila sa maikling panahon. Bagamat ang mga crepuscular na nilalang, na pinaka-aktibo sa dapit hapon at madaling araw, ang mga guinea pig ay gising ng hanggang 20 oras sa isang araw. Nangangahulugan ito na kailangan nila ng patuloy na pag-access sa pagkain, tubig, kasamang guinea pig, ligtas na mga lugar na pinagtataguan at mga laruan upang panatilihing okupado ang mga ito, pati na rin ang isang lugar ng ehersisyo na may mga tubo sa lagusan sa kahabaan, mga kanlungan na pagtataguan at mga malalalim na lugar ng dayami upang kunin at kumagat. 7. Maaari silang mag-breakdance. Well, hindi naman, ngunit kapag sila ay nasa sabik, ang mga guinea pig ay maaaring tumalon ng diretso pataas at pababa, madalas na lumiliko ng 90 degrees sa himpapawid, nagsasagawa ng maliit na paggalaw na kilala bilang popcorn. 8. Mayroon silang kakaibang bilang ng mga daliri sa paa. Ang mga guinea pig ay may 4 na daliri sa kanilang mga paa sa harap, ngunit 3 lamang sa kanilang mga likod. Bagamat ito ay maaaring mabuti para sa tunneling at burrowing, ito ay nangangahulugan na ang mga ito ay hindi masyadong maliksi at napakahirap na climber na magagawa lamang upang masukat ang mga low-pitched ramp. Sila ay, gayunpaman, napaka-mausisa, kaya siguraduhin walang mga panganib sa loob ng kanilang kapaligiran na magiging sanhi ng mga curious cavies upang masugatan ang kanilang mga sarili. 9. Sila ay mabilis na nag-aaral. Ang mga sanggol na guinea pig, nakilala bilang mga tuta, ay ipinanganak na may balahibo at nakabukas ang kanilang mga mata at nakakatakbo kapag ilang oras pa lang ang edad, isang bagay na napakadaling gamitin para sa isang species ng biktima. Sa 3 linggo, ang mga sanggol ay inaalis sa suso, at sila ay ganap na nasa hustong gulang sa loob ng 3 buwan, bagamat sila ay patuloy na lumalaki sa laki hanggang sa sila ay humigit kumulang 1 taong gulang. 10. Kailangan nila ng mga suplementong bitamina. Tulad ng mga tao, ang mga guinea pig ay hindi nakakagawa o nakakapag-imbak ng vitamin C. Ang pagpapakain ng magandang kalidad, grass-based guinea pig nuggets, na mataas sa fiber at vitamin C at mayaman sa nutrients, ay ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na nakukuha nila ang lahat ng kanilang nakuha, kailangan, kasama ang isang maliit na dakot ng madahong gulay, tulad ng dandelion, spinach, kale at broccoli.
Iwasan ang Wesley-style na pagkain dahil ang mga ito ay napatunayang nagdudulot ng mga problema sa pagtunaw at sakit sa ngipin. Alamin pa dito, 11, kailangan nilang kumain ng marami at maraming dayami. Ang magandang kalidad ng pagpapakain ng dayami ay dapat na pangunahing bahagi ng pagkain ng guinea pig. Bilang mga mini grazer, hindi lamang ito nakakatulong sa kanilang digestive system na gumana ng maayos, ang pagnganga sa dayami ay nagpapanatili sa kanilang patuloy na lumalaking ngipin sa tamang haba. Ang mga nostick ay maaaring maging isang karagdagang masarap na pagkain upang makatulong na mapanatiling maayos ang mga guinea pig gnashers. 12, maaari silang mamuhay ng medyo mahabang buhay. Sa tamang nutrisyon, angkop na tirahan, kumpanya, pangangalaga at kabaitan, ang mga guinea pig ay maaaring mabuhay ng hanggang 7 taon. Gayunpaman, ang pinakamatandang na italang guinea pig, na tinatawag na Snowball, ay nabuhay hanggang sa hinog na katandaan na 14 taon, 10 buwan, na nakakuha ng lugar sa Guinness Book of Records. Tradisyonal na itinuturing na perpektong alagang hayop para sa mga bata, maliliit na hayop tulad ng ang mga guinea pig ay kadalasang mas komplikado sa pagpapakain at pag-aalaga kaysa sa isang pusa o aso at nangangailangan ng higit na pangangalaga kaysa sa maya-alok ng isang bata. Kaya, ang responsibilidad para sa kapakanan ng anumang hayop ay nasa mga matatanda.